Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang misteryosong mundo ng animal mimicry. Nakakatakot mamuhay bilang hayop dahil sa iba't ibang peligro na nakaamba sa paligid. Kaya naman ang mga hayop ay nakaisip ng iba't ibang paraan para makaiwas sa kanilang kalaban o di kaya ay para makahuli ng pagkain. Mula sa pugitan na mahilig manggaya ng venomous sea snake hanggang sa ahas na may buntot na tarantula. Ilan lang yan sa matutunghayan mo for today's episode. Pero bago ang lahat, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up. Kung ready ka na sa ating kwentuhan, umpisahan na natin. Masikreto at mahiwaga ang animal mimicry dahil ang akala mong delikadong hayop ay isa palang mahina at defenseless animal. Sa madaling salita, ito ang mga hayop na magaling magpanggap. Ginagawa nila ito upang makasurvive at maipagpatuloy ang susunod na henerasyon. Pero, ano nga ba ang pagkakaiba ng camouflage at mimicry? Masasabi mong nagka-camouflage ang isang hayop sa tuwing ginagaya nito ang inanimate object gaya ng dahon o di kaya ang kulay ng lupa. Mimicry naman ang tawag sa tuwing ginagaya ng hayop ang ibang lahi, di bali na kung makamandag na hayop pa ito o isang nakakatakot na nilalang. Ang tawag sa caterpillar na nagpapanggap na ipot o dumi ng ibon ay camouflage. Pero kung ang caterpillar ay ginagaya naman ang makamandag na pit viper, ang tawag rito ay mimicry. So you see, magkaiba ang kahulugan ng camouflage at mimicry. Ang pinakasikat sa larangan na to ay ang mga mimic octopus. Ginagaya nila ang mapanganib na hayop para lang iwasan sila ng mga predator gaya ng tao. Eksperto rin dito ang mga ahas. Ang gopher snake na to ay pilit na ginagaya ang striking position ng mga venomous rattlesnake. Walang lason ang mga gopher snake pero sa tuwing ginagawa nila ito, nagmumukha silang mapanganib na rattlesnake. Ang mga coral snake ang isa sa pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Dahil dyan, ang milk snake ay nag-evolve na may skin pattern na katulad ng sa coral snake. Sa ganitong paraan, walang magtatangkang umatake sa milk snake dahil sa kanilang mapanlinlang na balat. Ang mga hoverfly ay may anyo gaya ng isang bubuyog when in fact, sila ay isang uri ng langaw. Ginagaya nila ang bubuyog dahil notorious ito bilang masakit manusok. Sa totoo lang, walang panusok ang mga hoverfly pero dahil sa kanilang anyo, nilulubayan sila ng mga tao. Maski ang mga palaka ay natuto sa mimicry. Ginagaya ng mga mimic poison frog ang kulay at balat ng mga tunay na poison dart frog para layuan sila ng mga predator. Sa totoo lang, mahirap nga talaga malaman kung alin sa kanilang dalawa ang tunay na nagpapanggap lamang. Maski ang mga insekto ay pamilyar sa ganitong panluloko, ang mga gamugamo ay may malaking spot sa kanilang pakpak na may hambing sa malaking mata ng agresibong hayop. Dahil sa malaking spot sa kanilang pakpak, natatakot tuloy ang mga predator na lapitan ng insekto na to. Ang mga paru-paro ay hindi rin magpapahuli sa ngalan ng mimicry. Ang katawan ng monarch butterfly ay may lason kung kakainin ng ibang predator. Kaya naman naisipang gayahin ng mga viceroy butterfly ang kulay ng mga monarch. O diba, ang mga hayop ay wais rin at nakaisip ng iba't ibang paraan upang pangilagan sila ng mga predator. Ang tawag sa klase na to ay Batesian mimicry. Ang Batesian mimicry ay ang paggaya ng harmless animal sa anyo at kulay ng mga dangerous animals. Kung tutuusin, hindi lang pang self-defense ang mimicry at ginagamit rin ito para makahuli ng makakain. Ito ang pangalawang klase ng mimicry na tinatawag na aggressive mimicry. Ang halimbawa nito ay ang alligator snapping turtle at ang dila niya na mukhang uod sa mata ng mga isda. Ganyan din ang talent ng mga frogfish. Meron silang elysium na mukhang uod na ginagamit nila para makaakit ng isda. Sorry na lang sa mga isda na mag-aakalang isa itong libreng pagkain. Ang death adder ay may ganito ring estilo kung saan pinapagalaw nila ang kanilang buntot na parang bulate. Napaisip tuloy ako na baka masarap ang bulate kaya maraming hayop ang naguguyo sa ganitong taktika. Kung minsan, gagamba naman ang ginagaya ng ahas. Ito ang spider-tailed horn viper at ang notorious nilang buntot. Pinapasayaw nila ito na parang buhay na gagamba. Pag may lumapit sa kanilang decoy, boom! Huli ka ngayon. Ang mimicry ay hindi lang limitado sa pisikal na anyo. Never shake a baby bird. That would
kung minsan pati ang boses at tunog ay ginagaya ng mga hayop. Isang halimbawa nito ay ang parot at ang husay nila sa panggagaya ng boses ng mga tao. Can you do a red wolf? How about an owl? The pretty songbirds? How about a rooster? Ang mga bush cricket ay naglalabas ng tunog na may hambing sa ingay ng mga babaeng kuliglig. Dahil dyan, lalapit ang mga lalaking insekto. Voila! May hapunan na ang bush cricket. Ang mga insekto na ata ang masters ng mimicry at maski ang gagamba ay updated sa ganitong hunting technique. Maraming species ng spider gaya ng golden orb weaver ay gumagawa ng sapot na kayang mag-reflect ng ultraviolet light at magmumukhang bulaklak sa paningin ng mga insekto. Dahil dyan, naaakit ang mga hayop gaya ng paru-paro at bubuyog na lumalapit sa kanilang patibom. Nang dahil sa mimicry, ang mga spider ang isa sa pinaka-successful na pamilya sa animal kingdom dahil sa husay nila sa adaptation. Ang pangatlo at huling klase ng mimicry ay ang tinatawag na auto-mimicry. Ito ang hayop na lulukohin ka sa kanilang tunay na body parts. Ang halimbawa nito ay ang milk snake. Magkamukha ang bawat dulo ng kanilang katawan kaya mahirap malaman kung nasaan ang kanilang ulo. O diba, ang hirap malaman kung nasaan ang ulo. Dahil dyan, nahihirapan ang mga predator na targetin ang kanilang ulo and instead, buntot nila ang kinakagat na kung tutusin, baliwala lang sa mga ahas. Ito rin ang taktika ng mga butterfly fish at kung bakit meron silang itim na bilog sa kanilang buntot. Madalas targetin ang mga predator ang kanilang buntot sa pag-aakalang ito ang kanilang ulo. Sa ganitong paraan, napuprotektahan nila ang kanilang ulo at may tsansa pa silang makatakas. Kung magkataon, nabubuhay pa rin naman ang mga isda kahit tapyas na ang kanilang buntot gaya ng sa video. Kung ang mga ahas at isda ay may nakakalitong ulo, ang mga pygmy owl naman ay may nakakalitong mata. Meron silang itim na balahibo na parabang mata sa likod ng kanilang ulo. Ginagamit nila ito para ma-discourage ang mga predator na balak silang atakihin habang nakatalikod. Naalala ko tuloy ang karamiya sa GMA7 na the best sa ganda ng story. Ang galing, di ba? Sa lahat ng mga hype na naitampok ko sa video, alin ang pinaka nagustuhan mo? Kung ako ang tatanungin, nag-enjoy ako sa mimicry ng mga horned viper. Comment down below kung alin ang pinaka nagustuhan mo. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Sam, Eileen Ramos, Yellen Lorenzo, Cocomelon TV, YT Madara, Eric Condrillon, at Marlon Gonzalez. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!